Panginoon, Panginoon, magandang araw po sa inyong makatanglaw. Ito po ang ating pagdinilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayong araw po ito ang ating mabuting balita ay ating hanguin mula kay San Lucas, Kabanata 6, mga talata 36 hanggang 38. Sa mabuting balita, sinabi ng ating Panginoong Diyos na kinakailangan tayo ay maging mawain upang tayo ay kaawaan din ng ating Panginoong Diyos. Huwag tayong maghusga upang hindi rin naman tayo husgahan. Huwag tayong sumumpa upang hindi rin naman tayo sumpain. Tayo ay magpatawad upang tayo ay patawarin at magbigay upang tayo ay tumanggap ng siksik, liglig at umaapaw pa. Mga kapatid, alam natin ang lahat ng bagay na ito. Ang tanong lang naman sa atin ay, ginagawa ba natin ito? Unang-una, huwag tayong maging mapanghusga ng kapwa natin. Sana pag nakita natin ng ating kapwa, alamin muna natin ang sitwasyon, tignan muna natin ang dahilan kung bakit siya ay ganoon ang nangyayari o nararamdaman upang sa ganoon, huwag tayong makapaghusga agad ng mali. At in fact, sabi nga, ang Diyos lang naman ang may karapatan na manghusga. Maging mawain daw tayo upang tayo kahabagan. Alam niyo mga kapatid, isa sa magandang katangian ng tao bilang tunay na alagad ng Diyos ay yung bang nararamdaman natin yung paghihirap ng ating kapwa. Yung bang nalulungkot tayo kapag nakakakita tayo na may mga tao na dumaranas na matinding pagsubok. Hindi yung para lamang ordinaryo ang paghihirap ng ating kapwa sa ating paningin. At sabi pa ng Diyos, ay huwag kang sumumpa upang hindi ka sumpain. Napakagaling natin, ano? Sumusumpa tayo. Sabi natin ay, sinusumpa ako, ganito ang mangyayari sa iyo, mga kapatid. Ito ay isang hindi magandang tanda ng anak ng Diyos sapagkat ang mag-curse, ang pagbitaw natin ng mga sumpa sa ating mga bibig ay nangangahulugan na tayo ay naghahangad ng kasamaan, kapahamakan ng ating kapwa. At hindi yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos para sa atin at sa lahat. Tayo magpatawad upang tayo patawarin. Tingnan natin, sino bang hindi nagkamali po sa atin? Lahat tayo nagkakamali. Tama po ba? Ako, kayo, tayo lahat nagkamali at one point of our life. Pero ang mahalaga po dito, sana yung mga tao na nagpatawad sa atin, tumanggap tayo ng kapatawaran, sana magbigay din tayo ng kapatawaran upang tayo ay higit sa lahat. Patawarin ng ating Panginoong Diyos sa ating mga pagkukulang kapag tayo humarap na sa Kanya. At higit sa lahat, sabi ng sa mabuting balita, magbigay ka upang ikay tumanggap, siksik, liglig at umaapaw pa. Kuminsan, gusto natin tayo na doon lamang sa receiving end. Gusto natin tatanggap lamang tayo. Sabi nga ay laging na lamang nakalahad ng ating mga palad. Hindi upang magbigay, kundi upang tumanggap. Mga kapatid, sabi nga, mas magaling ang nagbibigay kaysa sa binibigyan. At kung ikaw ay nakakapagbigay, ibig sabihin, tanda iyan na meron ka. Gusto mo bang ikaw ay laging wala? E di, hingi ka lamang ng hingi. Pero kung gusto mo bang sabihin na ikaw ay meron, magbigay ka. At yan ang ating Panginoong Diyos. Sabi nga, siksik, liglig, at umaapo pa. Ibig sabihin, sapat, at kung minsan, sobra-sobra sa kung ano yung kinakailangan natin. At kapag tumanggap tayo ng sobra, anong ibig sabihin yan? Matututo tayong magbahagi. Sapagkat ninanais ng Diyos, maging daluyan tayo ng pagpapala para sa ating kapwa. Mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, ito po ang ating maging panuntunan sa ating buhay. Una, maging mahabagin upang tayo kahabagan. Pangalawa, huwag tayong manghusga upang di tayo husgahan. Pangatlo, tayo ay huwag sumumpa upang hindi tayo sumpain. Pang-apat, kinakailangan tayo magpatawad upang tayo patawarin ng Diyos. At panglima, magbigay at tayo ay tatanggap. Mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, tinatawag tayo ng ating Panginoong Diyos upang magkaroon ng tama at ikang ay maka-Diyos na pagtanggap sa ating kapwa, lalo tigit sa mga kapwa natin na higit nangangailangan ng ating pagmamahal. Magandang araw sa inyo, mga katanglaw.